Halos makatulog na ako sa eroplano at nananakit na rin ang puwet ko sa kakaupo kahit nasa first class naman ako nakapwesto. Nakakainis lang na mapapauwi ako nang dahil lang sa binugbog kong kaklase ko. I have no choice kaso naka-freeze lahat ng cards ko so hindi ko masusunod ang mga luho ko. Kung magmamatigas ka pa, wala na kaming magagawa. Hindi ka na namin susuportahan kahit mamatay ka pa riyan. Unless kung susundin mo ang huling chance namin sa'yo ng daddy mo. Lagi na lang yan ang umaalingaw-ngaw sa isipan ko sa huling sinabi ni mommy. Nakakainis man subalit, kailangan ko talagang makisama for a while. Medyo matanda sa akin ang asawa ko at mukha namang walang interest yun sa akin dahil business-minded din siya siguro. Siya daw kasi ang panganay na anak. Yan lang ang alam ko sa kanya. Kaya naman hindi siya siguro magkaka-interest sa kagaya ko. Mamimiss ko talaga ang buhay sa England. Sayang, hindi ko masyadong naitago ang mga paghahasik ko ng lagim doon dahil sinadya ko talagang ibalandra upang umabot sa parents ko. Dumating ako sa NAIA and as expected, sinalubong ako ng driver at apat na bodyguards. Natawa ako sa isipan na umaasa ako ng 10% na kasamang sasalubong sa akin sila mommy at daddy. Nakangiti at masayang makita ko. Pero bokya, hindi ba nila alam na kaya ako nagpapakariwara sa England para mapansin nila ako at mapagtuunan nila ako ng pansin. Pero imbis na pangalagaan ako dahil sa nag-iisang anak lang ako, ay ipinakasal pa nila ako sa lalaking ni minsan ay hindi ko pa nakikita. Bravo, di ba? Ma'am, welcome to the Philippines. Hindi ko tinugon ng bodyguard na bumati sa akin. Hindi na ako mambubuli tulad ng pangako ko sa mga parents ko. Magiging cold-hearted person ako. Ganun kasi nila ako pinalaki eh. Pero hindi nila napapansin yon. Pumasok ako sa kotse at isinuot ang headphone ko. Gusto ko munang umidlip habang nasa biyahe papuntang mansyon. Pero habang nakapikit ay hindi ko maiwasang isipin kung ano nga bang magiging reaksyon nila pagdating ko. Magiging masaya ba sila? O pagagalitan nila ako dahil sa masamang reputasyon na hatid ko sa pamilya namin? Pero kahit ano pa man yon, aaminin ko sa sarili ko na masaya akong makita at makasama sila. I've been longing for their love. Magiging normal na rin sa wakas ang pamilya namin dahil hindi na kami magkakalayo. Dito na kasi sila na destino sa Pilipinas at namuhay pansamantala. Iniwan nila ako sa lola ko sa England nung bata pa ako. Hanggang sa namatay na ito at nagdalaga na ako. Hindi ko alam ang reason nila pero napaka-unfair, diba? Ni hindi nila ako kinuha matapos mamatay si lola. Dahil ang alam nila, hindi ako makakapag-adjust sa buhay ng Pilipinas. Wala silang kaalam-alam na pinapunta ako ni lola ng palihim sa Pinas at mag-vacation dito kapag walang klase. Ramdam kasi ni lola na hindi ko mahanap ang sarili ko sa England. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Nakakalungkot lang na wala na siya. Siguro masaya na siya ngayon dahil tulad ng gustong gusto ko ay nakauwi na ako ng Pilipinas at dito na ako maninirahan. Sa sobrang pag-iisip ko ay hindi ko na malaya na dumating na kami sa mansyon. Andito na po tayo, ma'am. Binuksan ng isa sa mga bodyguards ang pintuan. Pupungas-pungas pa akong lumabas habang nakatunghay sa mga maids na nakahilera sa labas. Mapait akong ngumiti nang hindi ko maaninag ang magagaling kong magulang. Tumango sila sa akin bilang paggalang. It was 7 PM. Magdi-dinner kami for sure pero napansin ko na hindi kinuha ng mga maids ang gamit ko sa trunk ng sasakyan. Ngunit pinagsawalang bahala ko yon. Pagkapasok ko ay nakita ko ang mga magulang ko sa dining area. Nakaupo na sa hapagkainan. Wow! Am I existing? Hindi pa naman sila nakakapagsimulang kumain pero may pain pa rin sa side ko. Yun bang dapat masaya sila kasi titira na ako sa lugar na to. At finally, magiging pamilya na kami. Pero wale, nagpapaka cold-hearted person ako pero tinatapatan nila yon. What a shame. Gusto kong maluha pero pinipigilan ko yon. Sa wakas, dumating ka na rin anak. Anak? Seryoso? Ngayon lang nila ako napansin? Welcome to me. Sarkastiko kong sabi. Ako na mismong nag-welcome sa sarili ko na ipinagdadamot nila sa akin. Akalain mo yun? Kaka-uwi ko for the first time sa sarili naming bahay pero wala man lang warm welcome. Mabuti pa tong napakalakit and grande mansion na to. Hindi nila maiwan-iwanan. To the point na mas importante pa to kaysa sa akin.
We're sorry dahil naging busy kami. Kumain ka na para makapagpahinga ka na, sabi ni Mommy. Hindi na ako sumagot at kumain na rin. Kahit gaano pa kasarap ang ipinahanda nilang pagkain ay hindi ko malasahan sa tabang ng presensya ko sa kanila. Mas priority nila ang business kesa sa anak nila. Tahimik kaming kumain na parang hindi kami pamilya. May tatay, may nanay, may anak. Isang pamilya na binuulang para sa Lion Group. Nauna na akong matapos kumain. Nawala na rin kasi ako ng gana. Magpapatay malisya na lang ako sa trato nila sa akin. Magpapahinga na ako. Paalam ko. Sige anak, tumawag ka lang kapag may problema ka. Sabi ni Daddy na ikinataka ko. Saan ako tatawag? Bakit? Saan ba ako pupunta? Andito lang naman ako sa mansyon ah. Saan pa po ba ako pupunta? Uuwi ka na sa bahay niyong mag-asawa. You can't stay here kasi kasal ka na. Sabi ni Mommy na ikinaawang ng bibig ko. What? Akala ko ba kasal lang kami pero... Pero ano? Putol ni Mommy. Ano bang dapat na ginagawa ng mag-asawa? Ang bumukod, hindi ba? Isa pa, malapit lang ang bahay niyo sa school mo. Kaya sige na, mag-iingat ka. Hindi ako makapaniwala. Kadarating ko lang pero pinagtatabuyan ako. Ang masaklap, magsasama kami ng isang estranghero sa iisang bahay. Akala ko asawa ko lang siya sa papel. Masyado pala akong nag-assume. They never changed. Napabuntong hininga na lang ako. Mukhang kailangan kong baliin ang pangako ko na magpapakatino ako. Mas worse sila sa inaakala ko. Ni hindi nila ako hinayaan na makapagpahinga ng isang gabi sa mansyon. Uminom ako ng tubig at tumindig, tsaka nagtungo sa labas. Walang abi-abiso o anumang bakas na paalam mula sa akin. Hindi ako nagalit pero hindi ako ngumiti. Puro sakit ang nadarama ko na halos mamanhid na to. Rhea! Tawag ni Mommy. Manong, umalis na po tayo. Utos ko pagkasakay sa kotse. Nag-aalangan pa ang driver ngunit nang makitang matalim kong tingin ay sumunod na siya sa akin. Nakita ko si Mommy sa labas na tumatawag pa rin. Parang tangi lang. Hello, she's not my mommy anymore. Ititreat ko sila kung anong deserve nila. Mukhang malayo ang titirhan ko sa mansyon dahil 30 minutes nang nagdadrive si Manong. Sumandal ako sa bintana habang nakatingin sa labas. Mabuti na lang at may traveling pillow ako kaya komportable ang pagkakasandal ko. Habang nakatingin sa labas ay hindi ko maiwasang ikumpara ang lugar sa England sa Pilipinas. Masasabi kong cheap dito. Pero kumpara naman doon, masasabi kong mas masaya ang mga tao dito. Except for me. Huminga ako ng malalim. Ang bigat ng pakiramdam ko pero hindi ko magawang umiyak. Siguro nasanay na rin ako. Ni hindi ko maisip ang asawa ko kuno. Hanggang sa kinaidlipan ko na lang. Nagising na lang ako nang gisingin ako ni Manong. Ma'am, andito na po tayo. Pagdilat ko ay tiningnan ko ang orasan sa harapan ng sasakyan. Napabalikwas ako dahil mag-aalauna na ng madaling araw. Ganun pala to kalayo? Sa liblib na lugar na pala ako dinala ng parents ko. Pwede na ba akong pumalakpak ngayon? Maligayang pagdating, senyorita. Ako po si Manang Lala, ang tagapagsilbi rito. Bati sa akin ng isang katulong. Hindi siya naka-uniform tulad ng sa mansyon. Naka-duster lang ito at maamong kanyang mukha. May mapuputi na rin sa buhok niya. Hindi ko maiwasang maalala si Lola. Pero tulad ng trato ko sa iba, hindi ko pinansin ang matanda. Tumuloy na ako sa may kalakihang bahay na, for sure, sa amin ang asawa ko. Pagkapasok ko ay nakita ko sa salang nakaupong lalaki. Nakatalikod sa akin habang umiinom ng tsaa ata yon. Nang maramdaman niya ang presensya ko, ay tumayo siya. Gosh! Ang tangkad niya. Mukhang nasa 6-footer and more siya. Tapos ang katawan, masyadong matipuno. Pero pagdating ko sa mukha niya, mukhang hindi ko na kailangan tanungin ang sarili ko kung maglalaway ba ako or hindi. Perfect! Akala ko kasi, pag business people, malalaki ang tiyan. Kulubot ang mukha. Basta, mga formal na ewan. Pero may isang pang-model ang nag-i-exist. And guess what? Asawa ko pa. Madami namang attractive sa England kaso hindi ko talaga prefer ang mga foreigners. Mukhang hindi naman ata ako lugi sa kanya. Kumain ka na ba? Mahinahon yung tanong pero hindi naman malambing. Tapos na. Good. Ako nga pala si J. Angelo. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili,
Masyado siyang formal habang iniaabot ang kamay niya. Andrea Alvarez, formal ko ring sagot. Siya lang bang marunong? Pero compared sa parents ko, mas caring siya. Mukhang inantay talaga niya ako base sa mata niya. Mukha kasing inaantok na siya. Aware ka na ba sa setup natin? Huwag kang mag-alala. Sa kwarto natin, dalawang higaan doon. Para komportable ka. Isa pa, sa susunod na araw ng pasok mo. Ano? Sa next day na? Gulat kong tanong. Hindi pa pala ako makakapagpahinga nito. Kahit isang linggo man lang. Pero na-appreciate kong pagiging conservative niya. Napapaisip tuloy ako kung bakit pumayag siya sa arranged marriage namin. Wala ba siyang girlfriend or else? Kasi sa gandang lalaki niya at pagiging caring, for sure maraming maglalalapit sa kanya. Kaso, mukhang hindi ko malalaman ang sagot dahil hindi ko pwedeng itanong. Feel at home. Sige na, matulog na tayo. Alam kong pagod ka. Anya na, inisip pa ako. Kahit halata namang siyang inaantok. Pwede na ba akong kiligin? Pero kailangan ko pang pigilan to. Para lang to sa business. Nagpatiun na siya sa kwarto namin nang tumigil siya at lumingon sa akin. Bago ko nga pala makalimutan, kung naiilang ka sa relasyon natin, pwedeng itago mo na lang. Naiintindihan ko naman. Sabi niya. Ouch! May point naman siya. Isa pa, hindi ko pa siyang kilala masyado. At kung titingnan, nasa mid-30s na siya. Habang ako, kaka-20 ko pa lang. Baka iniisip niya na ikakahiya ko siya. Wala naman siyang ipapangamba dahil sa totoo lang. Hindi naman kami magkikita palagi. Siya busy sa kumpanya. Ako naman sa school. Pagkapasok ko sa kwarto ay nahiga na siya. Totoo ngang sinabi niya na dalawang kama. Yung bedsheet niya color sky blue, habang yung akin ay baby pink. Napangiti ako dahil akala ata niya gusto ko ang color na yon dahil babae ako. Pinaka-hate ko yung mga girly na color. I prefer black. But what should I do? At least ito, hindi ko pa man kilala, ay napaka-considerate na niya sa akin. Kahit papano, medyo nababawasan ng bigat ng aking damdamin. Nauna nang ipasok ni Manang ang gamit ko kaya nagbanyo na ako para makapaghugas at makapagpalit na rin ng pantulog. Pagbukas ko ng cabinet ay na-overwhelm ako. May mga gamit na pala doon. Pajama at towel. Pinahanda ko yan just in case na dumating ka. Anya na, hindi pa pala nakatulog. Ganun ba? Salamat. Naisagot ko na lang. Unusual treatment to. Tuluyan na siyang pumikit nang sabihin niya yon. Nagtuloy na ako sa banyo at nag-quick bath. Medyo guminhaw ang pakiramdam ko pagkatapos. Tiningnan ko siya at himbing na himbing siya. He's so damn hot. Pero kung nakaka-attract ang physical appearance niya, mas naa-attract ako sa ugali niya. Hindi niya tinitake advantage ang setup namin. Hindi siya nag-i-insist ng lovemaking. Kung pwede lang mag-take advantage ang babae, di sana ako nang nauna. Napapangiti ako sa isiping yon. For the first time, I smile genuinely since I got home. Kinabukasan, nagising ako ng tanghali. Alas 11 na ng tanghali. Medyo nanibago pa ako sa paligid ko. Nasa Pilipinas na nga ako. Dinig ko sa labas sa mga naglalako ng kung ano-ano. Wala na si Jay sa kinahihigaan niya. Tapos, maayos na rin ang kama niya. Naglinis ba si Manang habang natutulog ako nang gumising si husband ko? Napaka-feelingera ko talaga. Pero totoo naman, he's my husband. Tumayo ako at tiningnan ang sarili ko sa salamin. May malaki kasi kaming aparador na may malaking salamin. Ano bang mukha to? Para akong hinuya ng palaka pagkatapos dinura. Nagtatakbo ako sa banyo upang mag-ayos. Bago pa makapasok si Jay, ayokong makita niya ako sa ganitong itsura. Nang maghubad ako, napansin kong basa sa manggas ko. Yuck! Yung laway ko, matutuyo na. Kung noon, wala lang sa akin to. Ngayon, mukhang kailangan ko na itong pigilan. Mabilis akong nag-ayos bago lumabas. Senyorita, gising na po pala kayo. Kamusta po ang tulog nyo? Malapad pang nakangiti sa akin si Manang Lala na inihahanda na ang hapag. Hindi siya nakakailang kaso, hindi ko kayang magbait-baitan sa harapan niya. Nag-thumbs up na lang ako bilang tugon sa kanya. Bastos na kung bastos pero cold-hearted person na to. Mabuti naman po kung ganun. Tamang-tama po dahil tapos ko na pong iluto ang sinigang para sa pananghalian. Paniguradong gutom na po kayo.
Sinabi pa niya na hindi pa rin mabura ang ngiti sa kanyang mukha. Gusto ko sanang itanong kung nasa saan si Jay kaso baka isipin niya na may gusto na kaagad ako sa kanya. Pero naisip ko yung higaan na inayos niya kaya pwede kong gamitin yun na alibay. Manang? Po, senyorita? Pwede, wag na po kayong magligpit sa kwarto kung natutulog pa ako. Kako na, napaismid pa rin. Ay, senyorita, si Sir po ang nagliligpit sa kwarto. Hindi po ako. Ayaw po kasi noon ang makalat. Siya po ang naglilinis doon. Patay, yung higaan ko. Hindi ko na iligpit. Kailangan kong bumalik sa kwarto at magligpit bago pa siya makauwi galing office. Nakakahiya na baka isipin niya na makalat ako. Well, makalat naman talaga ako. Pero nakakahiya pa rin. Excuse muna, babalik ako. May nakalimutan lang ako. Pagpapalusot ko. Manang, kakain na po ba? Tawag ni Jay na kararating lang. Imbis na nakasutay, nakashort lang siya, sando at nakashoes. Pawis na pawis at may nakasukbit na towel sa kanyang batok. Nakabanda rin ang kanyang buhok ng pulang panyo. Napatulala ako sandali pero agad akong umiwas ng tingin nang bumaling siya sa akin. Hindi ko kere to. Ang gwapo niya. Gising ka na pala. Alika, kumain na muna tayo. Kung gusto mo mag-exercise next time, may maliit tayong gym dyan sa kabilang room. Imbita niya. Pero matutunaw na talaga ako kung mananatili pa ako rito. Oh, sige. Teka, may nakalimutan lang ako sa kwarto ah. Pagpapalusot ko dahil baka hindi ko na makontrol ang pag-iinit ng mukha ko. Hindi ko na siya inantay na makasagot dahil mabilis ko siyang tinalikuran. Pagdating ko sa kwarto namin ay mabilis kong isinarang pinto at sumandal sa pinto habang sapo ang aking puso. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit kasi ang lakas ng apil ni Jay eh? Hindi pa humuhupa yung tibok ng puso ko nang may kumatok sa pintuan. Rhea, are you okay? Boses ni Jay yun. Oo, okay lang. May gagawin lang ako sandali. Mauna ka na munang kumain. Taranta kong tugon na sana ay hindi niya nahalata. Mabilis akong nagtungo sa higaan at inayos ang kubrekama ko bago pa niya makita yon. Kahit na anong ayos ko ay lukot pa rin ang bedsheet. Nang tingnan ko yung kay Jay ay medyo nakaramdam ako ng hiya. Ang linis ng pagkakasalansa ng kanyang higaan. Naisip kong mag-YouTube. Bahala ng matagalan. Sakto pagkatapos niyang kumain ay natapos na rin ako. Baka hindi ko rin kasi kayanin kapag nagkasabay kaming kumain. Halos umabot ng 20 minutes nang ayusin ko ang bed ko. Ginawa ko kasing step by step. Hindi pa ganun kapulido pero masasabi kong okay na rin to. Lumabas na ako para kumain. Pagdating ko sa hapagkainan ay nagulat ako. Nakaupo si Jay habang nakatingin sa cellphone niya. Andito na po si senyorita. Iinitin ko po muna ang sinigang. Sige manang, sagot ni Jay. Kung ganun ay hindi pa pala siya kumakain simula nang nagtagal ako sa kwarto. Talagang inantay niya ako? Umupo ka na. Anya na, kalmado pa rin. Hindi ba siya galit? Ay, mukhang natuyuan din siya ng pawis. Ano ka ba naman, Rhea? Wala na akong nagawa kung hindi ang umupo. Tahimik kaming kumain hanggang sa matapos kaming dalawa. Pumasok siya sa kwarto namin. Napangiti ako. Siguro, bibilib siya sa akin kapag nakita niyang maayos ang higaan ko. Nanatili ako sa sala upang manood sa Netflix. Pagkaraan ng kalahating oras ay lumabas na siya sa kwarto na nakasuot na ng polo na kulay black at slacks. Nakatiktok din siya na shoes. Ngayon pa lang ata siya papasok sa office o baka naman may meeting siya. Hindi ko siya nilingon o tinanong man lang. Baka sabihin niyang napaka-ususera kong babae. May ipapabili ka ba? Sabihin mo na lang kay Manang para pag uwi ko, makabili ako. Anya bago lumabas. Tumango naman ako hanggang makaalis siya. Nakaka-touch naman siya. Pati ba naman yun, iniisip niya? Buong hapong nanood ako kasi bukas, papasok na ako. Tumawag si na mami kaso hindi ko sinasagot. Si Manang ang nakipag-usap sa kanila at dinig kong sinabi niya na okay lang ako rito. Whatever. Marunong din pala silang mga musta. Noon, pinaubaya ako kay Lola. Nang mamatay naman si Lola, sa lalaking hindi ko naman kilala ako tinaboy. Parang allergic silang makasama ako. Ang kakapal ng mukha. Gumabin at wala pa rin si Jay. Naghapunan akong mag-isa. Kasi sabi ni Manang, nakakain na daw ang asawa ko sa labas.
Hindi na ako nagkomento dahil ano naman bang sasabihin ko. Pero alas 9 na, wala pa rin siya. Nahiga na rin ako, baka kasi abutan niya ako sa sala at isiping inaantay ko pa siya. Habang nakahigay, nakatitig lang ako sa kisame. Hindi pa rin kasi ako makatulog dahil kay Jay. Baka kasi napano na siya? Wow, concerned? Nawala din ang isipin kong yon nang marinig kong ugong ng sasakyan sa garahe. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko na animoy. Excited na excited ako. Crush ko na ba siya? Bago pa siya makapasok ay pumikit na ako. Sa pintuan pa lang ay narinig kong nag-uusap sila ni Manang. Mahina lang subalit, sapat na para marinig ko. How is she? Maayos naman po siya. Nanood lang po ng Netflix buong maghapon. Kumakain ng snack at nakapaghapunan na rin po. Ganun ba? Good. Ang sweet naman. Chinecheck pala niya ang kalagayan ko. Pumasok na siya at isinara ng pintuan. Idinilat ko ng bahagyang mata ko upang makita siya. He's exhausted. Pagod talaga siya sa work. Halata sa ekspresyon niya. Patitindig niya ay bagsak na bagsak ang mga balikat niya. Nagbanyo siya. Nang makalabas ay kamuntikan pa niya akong mahuling sinisilip siya. Nang bumaling siya sa akin. Gosh, kamuntikan na yun ah. Narinig kong lumapit siya sa akin at naramdaman kong iniangat niya ang kumot ko hanggang sa leeg. Pagkatapos ay parang nilakasan niya ang lamig ng aircon. Lord, pwede na ba niya akong i-boom boom? Sa sobrang pag-i-imagine ko ay mukhang naon na paata siya sa akin makatulog. Nang lumingon ako sa kanya ay sa akin pala siya nakaharap ng tulog. Kamuntikan pa ako mapasinghap. Mabuti na lang at mahimbing na siyang natutulog. Dahil doon ay tumagilid din ako paharap sa kanya at nakatulog na rin kalaunan. Kinabukasan, nagising ako sa lakas ng alarm clock. Wait, hindi naman ako nagset ng alarm ah. Naiirita pa akong umupo. Nakapatay na rin ang aircon, kaya hindi na masyadong malamig. Pagtingin ko sa gawin ni Jay ay hula na siya ron. Sa kanya pala galing ang alarm. Mukhang naon na pa siyang magising bago tumunog ang orasan. 5:30 AM pa lang. Ay, nakakatamad bumangon. Nagulat ako nang makalabas na siya sa banyo. Nakatapis lang siya ng tuwalya kaya kita ko nakahilera niyang six-pack abs. Tuloy, gusto ko nang mahiga ulit at magkumot at magtulog-tulugan. Pasensya ka na kung nagset ako ng alarm. Maligo ka na dahil maaga pa tayo sa campus. Anya na wala sa kanya na makita ko siyang ganun. Ako naman, kunwari, chinecheck ko ang phone ko. Baka isipin niya na pinagpapantasyahan ko siya. At the same time, na-excite ako sa sinabi niya. Kung ganun, siyang maghahatid sa akin sa school? Kung magkakaroon man ng feeling sa pagitan namin, for sure magiging responsable siyang asawa sa akin. Maligo ka na. Anya na, hindi pa rin ako nakagalaw sa higaan. Mabilis akong tumalima. Matigas ang ulo ko pero ganun-ganun lang niya ako utusan. Napapasunod niya ako. Naisip ko na ang mga isusuot ko dahil inihanda ko na yun before matulog. Nang matapos ako ay wala na siya. Kagaya ng dati, malinis siyang lumabas sa room namin. Kaya I have no choice but to do the same. Sabay rin kami nag-agahan. Tahimik lang kami kaso may awkwardness. Kasi pasulyap-sulyap siya sa akin. Is there something wrong? Nang mapansin niya na napapansin ko na siya ay napatikhim siya. Uminom muna siya ng tubig bago nagsalita. Pasensya ka na, Rhea. But since you're my wife, pwede bang ibahin mo ang pananamit mo? Ayokong hatiyang damit mo, tapos maiksi pang palda mo. OMG! Like, what did I say? Since you're my wife? Dapat magagalit ako dahil ayokong pinupuna ang damit ko kaso napataas ang kilay ko na tila hindi ko naiintindihan ang sinabi niya. Kung pwede sana, magpalit ka ng damit. Sabi niya na diniretso na niya ako sa kung ano man ang gusto niyang sabihin. Actually, crop top lang ang suot ko with mini skirt, with matching leather jacket at boots. Hindi ba ito uso sa Pilipinas? Pero dahil ayoko magmukhang pasaway sa harap niya ay himalang naging masunurin ako. Long sleeve na loose Korean style ang isinuot ko. Tapos sa baba ay black jeans, straight high waist. Nanlaki ang mata niya nang makita ko. Siyempre, kung ayaw niyang fitted ay kaya ko pa rin maging fashionable on the other way around. Hindi na siya umangal. Ibig sabihin, approved. Sumakay na kami sa kanyang kotse. Actually, dalawang kotse namin. Dahil yung isa,
Dinadrive ni Manong kapag may pinamamalengke si Manang. Or baka magamit ko kapag wala si Mister. Char! So anyways, back to reality. Smooth naman ang biyahe namin. Katabi ko siya sa driver's seat pero parang hindi ako nag-i-exist dahil focus na focus siya sa pagmamaneho. Hindi pa nagsasampung minuto, dumating na kami sa campus. Akala ko isang putyo-putyong school lang to, but I was wrong. Malaki rin siya at magandang buildings. Ewan ko lang sa loob. St. Laurent Academy? Basa ko sa pangalan ng school. So, academy pala to. Yes. And by the way, na-enroll ka na rito. Here's your credentials. Napanganga ko. So kung ganoon, start na pala ng pag-aaral ko today. Hindi enrollment. Tiningnan ko kung anong kurso ko. At napanganga ko nang makitang BS Biology ang kinuha sa akin. I'm not good in science pero hindi ko magawang magreklamo kasi hindi ko rin naman alam ang gusto kong course. Sige, thanks. Ibinaba na niya ako sa may gate. Hindi ko inaasahan na marami ring feeling aesthetic sa lugar na to. Pero kapag tinitingnan kong suot nila, alam kong mga fake yun. Ipinakita ko sa guard ang ID ko na nakuha ko rin sa envelope ng mga credentials. Okay naman ang picture ko dahil kinuha ang picture ng ID ko sa England. Hinanap ko kagad ang room ko. Naisip kong magpaka-low-key at hindi ko ibubunig ang pagkatao ko rito. Rule number one, never trust anyone. Mahirap na. Ayokong magkaroon ng bad reputation kay Jay. Inspired ang lola nyo, no? Malaki rin pala ang academy kaya medyo nahirapan ako sa paghanap ng room ko. Mabuti na lang at nakapagtanong ako sa mga staff. Pagdating ko sa area ng department namin, kung nasaan ang room ko ay marami na palang students. Yung iba nasa loob, tapos yung iba nasa hallway lang. Baka kasi hindi pa dumarating ang professor namin. Ako, pumasok na ako para makapili ng mauupuan. Sa last row ako umupo. Mahirap na. Wala akong kaklose dito. Maraming nagchichikahan. Nagpapakilanlan sa bawat isa. Kasi nga first day of class and as a freshman, maninibago ka talaga. Napansin ko na pumasok na rin yung kaninay nasa hallway lang. Ayun si sir, sabi ng isang estudyante. Umayos naman ang upo ang lahat. Pagpasok ng professor namin ay nanlambot ako. Tama bang nakikita ko? Si Jay ang magiging teacher namin sa major subject? Inilibot pa niya ang kanyang paningin na tila ba iniistima kung gaano kami karami. Sa tansya ko ay nasa 30 na kami. Kaya nang madako ang tingin niya sa akin, ay saka pa lang siya yumuko. God, chinek ba niya if nakarating ako rito? Kakilig! Pero wait, bakit siya naging professor? Kung ganun, hindi siya namamalakad sa kumpanya? Ang alam ko siyang panganay na anak ng mga Norman. Putik, ang gwapo ni sir! Sabi ng isa kong kaklase na mukhang malandi dahil umaga pa lang, sabog na ang kanyang make-up. Mukhang single pa si sir. Wala naman siyang ring eh. Sagot naman ang katabi niya. Narealize ko na wala pala talaga kaming sing-sing kaya napaismid ako. Aakalain tuloy na single lang ang asawa ko. Kainis! Hindi ko naman pwedeng ipangalanda ka na asawa ko dahil magmumukha lang akong desperada. Maraming nagpapantasya sa asawa ko na hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba yun o ikakainis. Pero inisip ko na lang na at the end of the day, uuwi kami sa isang bahay at ako ang asawa niya. Sanya Ricardo, 20 years old. Pagpapakilala ng babaeng sinabi kong sabog ang make-up. Pagkatapos ay matamis na ngumiti kay Jay na mukha namang hindi umepekto sa asawa ko. Buti nga sa kanya. Maika Soledad, 21 years old. Pagpapakilala naman ng isa sa kaninay kausap nung Sanya. Halatang nagpapakyut sa asawa ko. Ewan ko ba kung bakit nabubwisit ako, wala naman silang ginagawa sa akin. Hanggang sa sunod-sunod na ang nagpakilala. Halos lahat naman kinikilig kapag katumatayo, pati mga babae maliban na sa mga street na boys. Hanggang sa ako nang tumayo. Rhea Alvarez, 20 years old. Pagkatapos ay umupo na ako. Hindi ako ngumiti o nagpakita ng emosyon man lang, pero ngumiti si Jay nang makaupo ako. Ako lang atang binigyan niya ng ganoong response. Assurance ba yun na wala akong dapat na ikaselos? Kung ano man yun, napawi nun ang inis ko kanina. Inirapan ako nung Sanya na napapansin din atang ngiti ni Jay sa akin. Hindi ko nalang pinansin dahil wala naman siya sa akin. I'm Jay Angela Norman,
your professor for your major subject, which is general biology. I'm expecting a high grade from all of you. Do you understand? Yes, sir. Masiglang sagot ng mga kaklase ko. Except for me. Wala na tayong oras, kaya mag-iiwan ako ng research sa inyo for advanced lessons bukas para mabilis na ang lahat. At isa pa, isusulat ko rin ang mga gamit nyo para sa subject na to. Any question? Paliwanag niya. Bahagyang natahimik ang lahat na tila pa nahihiya. Nagparulyo na lang ako ng mata kahit halatang halata naman na may gusto silang sabihin. Sir? Taas kamay nung Sanya. Yes, Miss Ricardo? May girlfriend ka na po ba? Kunwari ay nahihiyang tanong niya. Medyo naghihiyawan ang mga kaklasiko na parabang pare-pareho sila ng tanong. Wala. Maikli niyang sagot. Wala naman talaga kasi asawang meron siya. Hindi nila siguro tinanong yon dahil wala siyang singsing sa kanyang daliri. Kinilig naman ang lahat na tila ba nagkaroon ng pag-asang lahat sa sagot na yon. Miss Alvarez, do you have a question? Gulat akong narinig ko ang tanong ni Jay. Napatunghay ako sa kanya na napataas pa ang kilay ko. Po? Mukhang wala naman po. Good, sagot niya. Sinisigurado talaga yan na naiintindihan ko ang lahat. Tinago ko ang kilig. Kita ko ulit kung paano ako ismira nung Mika at Sanya. Mamatay sila sa inggit. Nagsulat na siya sa whiteboard at pagkatapos ay nagpaalam na. Class dismissed. Sumulya pa siya sa akin sa huling sandali at lumabas na. Ilang segundo pa lang ay nakareceive ako ng message from a new number. May kantin sa loob. Huwag kang kumain sa labas. Delikado. Kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa department. Si Jito. Halos gusto ko nang magtitili. Nakuha pala niya ang number ko. Agad kong sinave ang number niya at ang inilagay kong contact name ay husband. Natural lang naman yun, di ba? Masaya akong lumabas sa classroom for my next subject. Nakita ko pa siyang nasa pintuan ng office na may kausap na babae. Mukhang co-teacher niya. Yung ngiti ng babae, kala mo kung sinong kinikiliti. Pero di hamak na mas maganda naman ako ron. Isa pa, mas gurang yun kesa sa akin. Kaya ayos lang. Nagmadali akong umalis para hanapin ang room ko ulit. Natapos ang klase ko at lunchtime na. Mabilis sa mga naging ganap na hindi ko namalayan. Natanghali na pala. Hi Miss Alvarez, di ba? Sabi ng lalaking mukhang lalampalampa. Makapal ang kanyang eyeglasses. Mukhang malala ang sira sa kanyang mata. Halatang nerd. Payatin at basta siya yung tipong bulihin. Pero mukha namang mabait. Oo, bakit? Sagot ko na hindi man lang tumitingin. Ako nga pala si Roko. Same course sa BS Biology. O tapos? Sagot ko na hindi nagpakita ng interest sa sinabi niya. Napaka heartless ko ata. Kahit mukha naman siyang walang bad intention. Pwede bang makisabay ng lunch? Wala pa kasi akong kakilala rito. Mahinahon niyang tugon na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Siguro ay walang may gusto sa kanyang makipagkaibigan. Naalala ko tuloy yung binuli ko sa England. Yun nga lang yung babaeng yun, hindi naman nerd. Medyo nakaramdam ako ng awa. Kanina pa kasi siya iniiwasan ng iba. Napansin siguro nito na wala akong kasama lagi. Kaya naisipan niyang sa akin nalang lumapit. Okay. Biglang lumiwanag ang mukha niya nang hayaan ko siyang umupo sa harap ko. Inilapag niya ang tray ng pagkain niya sa lamesa. Kakain na ako nang bigla siyang pumikit at pinagdikit ang mga palad niya. Napalunok na lang ako at saka wala sa sariling na ibaba ko mga kubiertos. Saka sumabay sa kanyang prayer. Nang matapos siya ay kumain na kami. Habang kumakain kami ay sinusulyapan ko ang suot niya. Naka-t-shirts lang siya na black pero halatang luma na kasi alam mo yung ilang laban na at taon na ang pinagdaanan nito? Kaya hindi na siya gaanong kablak dahil sa kupas na. Tapos ang bag niya, luma na rin dahil may mga punit na. Nakakaawa. Ang ulam lang niya ay gulay at kanin, tapos tubig. Tapos ako, ang side dish ko ay gulay, chicken curry at naka-soft drinks pa ako. Marami ang servings dun kaya binigyan ko siya ng chicken. Hindi rin naman ako malakas kumain lalo na kapag rice. Salamat. Nahihiya niyang sabi na wala akong paalam na nilagyan ng ulam ang kanyang plato. Ang kagaya kasi niyang tao, kapag nag-offer ka, tatanggi yun tapos mahihiya. Mas okay na diretsyong ibigay para hindi na makatanggi. At least hindi mukhang kaawa-awa.
Nakatira nga pala ako sa Quezon Province. Nag-boarding lang ako rito dahil sa pag-aaral. Kwento niya kahit hindi naman ako nagtatanong. Nakinig na lang ako para hindi siya ma-offend. Look who's here, mga loser. Komento ng pamilyar na babae. Nang tingalain namin ay sina Sanya at Mika nga. At may kasama pa silang iba. Mukhang nasa ibang department. Hindi namin kakurso. Hindi ko sila pinansin. Si Rocco naman ay parang natatakot. Kaya nakatungo lang. Tamang nilapitan mo, Rocco. Kapwa mo loser. Anang Mika. Base sa sinabi nito, mukhang nasa iisang school sila dati. At sa reaksyon naman ni Rocco, bulihin nga ito. Lumayas nga kayo riyan. Gusto ko tong pwesto na to. Pagtataboy sa amin ni Nasanya. Nauna kami rito, wala rin nakasulat na pangalan nyo. Malamig kong tugon. Umalis na lang tayo. Bulong ni Rocco. Kaawa-awang nila lang. Mukhang alam na nito ang kaya nilang gawin. Umalis na kayo riyan kung ayaw niyong magsisi. Kita mo siya? Si Jesse. Senior na siya rito. Kaya kung ayaw niyong mapariwara, umalis na kayo. Banta pa ni Sanya. Kaya naman pala mukhang gurang ang kasama niya kasi senior na pala to at mukhang walang pinagkatandaan. Kung uhulaan ko, mukhang nasa criminology department siya. Base na rin sa polo shirt na uniform niya. Tumayo ako at hinarap sila. Bakit? Ano bang kaya ng mukhang tomboy na yan? Senior baka mo? Dahil ba ilang beses nang bumagsak sa ilang subjects? Kaya hindi makagraduate-graduate? Pasaway at tampulan ng away, kaya pinantatakot mo sa amin? Maniligaw mo bang mukhang hindi naliligo na yan, ha? Sagot ko sa kanya habang nakatitig ako sa mga mata niya. Mukhang tama nga ang sinabi ko nang mapamulagat siya sa mga sinabi ko. Graduate na ako sa bullying kaya nababasa ko na ang mga kagaya nila. Napalunok si Sanya. Hoy, anong sinasabi mo? Sagot ng Jesse na itinulak pa ako sa balikat ng bahagya. Napatayo si Rocco at taawat sana. Anong nangyayari rito? Bigla ay dumating si Jay. Sir, eh kasi po gusto lang naming makiupo kaso bigla siyang nagsalita ng kung ano-ano sa amin. Hindi ba Rocco? Pangangatwiran ni Sanya na ginamit pang inosente. Naging mabait ang kanina'y demonita. Napatingin ako kay Rocco na natatakot pa rin. At base sa itsura niya, mukhang kakampihan niya ang mga yun. Bago pa man makasagot si Rocco ay naunahan na siya ng asawa ko. Narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo kanina. Masama ang magsinungaling. Alam niyo ba yun? Hindi na kayo mga bata. Sabi ng asawa ko, mabuti nga sa kanila. Tila nahiya naman si Nasani at Mika dahil huling-huli sila sa akto. Mabuti nilang at dumating ang asawa ko kung hindi. Hindi ko mangingimi na patulan sila. Lalo na't kami ang ginugulo. Ayokong inaapak-apakan lang ako ng kung sino. At ikaw, Jesse, ang tagal mo na sa paaralan na to pero hindi ka pa rin nagbabago. Pati mga freshmen na mga students ko pa, iniimpluensyahan mo. Ayoko nang makita na sinasama mo sila. Maliwanag ba? Oo. Sagot nung Jesse, saka umalis. Sorry, sir. Magkasabay na hinging paumanhin ni Nasani at Mika. Halata rin sa kanila ang pagkapahiya. Huwag kayong mag-sorry sa akin. Sa kanilang dalawa. Mukhang nag-aalangan pang dalawa na mag-sorry sa amin. Pero wala na silang nagawa dahil asawa ko na ang nag-utos. Sorry. Sabi nila na humarap sa amin. Kahit halatang hindi naman bukal sa kanilang loob. Masama rin ang tingin nila sa amin. Pero nginitian ko lang sila ng nakakaloko. Sa susunod, sa office na lang kayo mag-lunch. Baling sa amin ang asawa ko. Medyo kiniliti ang puso ko sa sinabi niya. Sige. Umalis na siya at naiwan kami. Inirapan kami ng dalawa bago umupo sa ibang table. Nakahinga naman ng maluwag si Rocco. Ang bait ni sir, tapos ikaw ang tapang mo. Nakangiting komento ni Rocco. Umaliwalas na rin ang kanyang pakiramdam dahil wala na sa paligid ang dalawa. Bumalik na kami sa pagkain. Kahit papaano ay nagkaroon ako rito ng kaibigan. Isa pa, may protection kami ng asawa ko. Kaya mukhang hindi ako magkaka-bad reputation dito. Tapos na ang klase nang mag-text ang asawa ko ulit. Sa likod ka ng campus maghintay, nandun ang sasakyan. Kinilig na naman ako. Nakakatuwa lang kasi para kaming magka-textmate. Saan ka umuwi? Tanong ni Rocco. Inalala ko ang subdivision kung saan kami nakatira.
Sa Celina Royal. Ah, mas malayo yung sayo. Sa Brooklyn ako eh, madadaanan lang. Pero sabay na tayo. Sa akin ang pamasahe. Total, may discount pag dalawang sumakay sa tricycle. Alika, anyaya ko sa kanya. Pumunta kami sa likod ng campus at inantay ang asawa ko. Ba't andito tayo? Sabay ka na sa amin. Nagulat pa siya nang dumating si Jay. Agad pa siyang bumati rito. Sasabay siya sa atin, sabi ko. Pero, angal ni Rocco. Alika na, sabi ko. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sumakay. Mukha rin magtatanong siya kung bakit kami nakasakay sa professor namin. Kaso, nanatili na lang siyang tahimik. Nasa passenger seat kami ni Rocco. Nang dumating na kami sa Brooklyn ay pumara na siya. Dumampot pa siya ng barya upang magbayad. Ano ka ba? Walang bayad to. Sabi ko. Salamat. Anya. Nang makababa siya ay kumaway siya sa akin. Nang maisaradong pinto ay biglang nagsalita si Jay. Dito ka na umupo sa unahan. Hindi na ako umangal at hindi nagpahalata na apektado ako sa mga sinasabi niya. Kahit gustong gusto ko nang matunaw. Mabuti at nakikipagkaibigan ka na rito. Mahirap mag-adjust lalo na't sa England ka lumaki. Paunawa niyang sabi. Para siyang parent na ginagabayan ako. Siyang lumapit, naawa lang naman ako. Ngumiti siya. Gosh, nakakapanglambot yung killer smile niya. Kapag may problema ka sa academy, just tell me, okay? Kung may nambuli sa'yo or kapag may mga itinatanong ka about sa subjects mo, I can handle myself. Sa wakas ay naibulalas ko. Ayoko namang makita niya na mahina ako at parang bata na kailangan laging alalayan. I know. Pasensya ka na kung naiilang ka sa relasyon natin. Sabi pa niya. Ayos lang, hindi naman required na malaman ng lahat ang marital status ng student at teacher. Bahagya pa siyang napatawa. Hindi na siya umimik pa at nag-drive na lang. Gustong gusto kong itanong kung bakit professor siya at hindi negosyante. Parang may mali. Pero hindi ko magawa dahil wala pa naman ako sa lugar para magtanong ng ganun kalalim na tanong kay Jay. Dumaan muna kami sa department store. Kamuntikan ko nang makalimutan ang tungkol sa mga requirements ko sa kanya at sa ilang subjects. Mabuti na lang at inalala niya. Binilhan ko na rin si Rocco. Halata kasing mahihirapan yun sa pagbili. Ba't masyado atang marami ang binili mo? Ah, kay Rocco yung iba. Nakakaawa kasi. Wala sa sarili kong sagot. Nakakapanibago ng dating bully ay nagiging mabait na. Feel free to do what you want, Anya. Nag-cellphone na lang ako at hindi na siya inintindi. Mahirap na kasi at hindi kaya ng foundation ko na itago ang pagbablush ko. Kinabukasan, tulad ng gawi, inihatid ako ng asawa ko. Magaan na rin ang pakikitungo ko kay Manang. Nakapag-research na rin ako pero hindi ko akalain na mas magaling si Rocco. Halos in-explain niyan tungkol sa cell structure, ang function nito, pati ang theory, elaborated pa. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit ganun kakapal ang kanyang salamin. Maraming pumalakpak, isa na ako ron. Pinagawa kami ng activities, and as expected, wala siyang gamit. Kaya naman sobrang tuwa niya nang abutan ko siya ng mga gamit. Laking pasasalamat niya. Basta, itutor mo ko mamaya ah. Biro ko sa kanya. Walang problema, naka ba? Masaya niyang tugon. Hindi ko namalaya na nakatingin sa amin ang asawa ko. Nang mapatingin ako sa gawin niya at pasikreto siyang nag-thumbs up. Kaya hindi ko maiwasang umiti sa kanya. Tulad ng sinabi niya, sa office niya kami kumain. Siya ang bumili ng food kaya nalibre kami ni Rocco. Masarap po pala pag libre, sir. Pagbibiru ko pa kahit afford ko naman lahat ng bilihin. Isa pa, pera niya ay pera ko rin. Sana araw-araw ganito. Dugtong ko pa habang masayang sumusubo. Hindi naman naiilang si Rocco sa amin dahil akala talaga niya ay dalawa kaming nalibre. Basta araw-araw, pinagbubutihan yung pag-aaral niyo. Sabi ng asawa ko na matamis na ngumiti sa akin. Lord, pwede mo na ba akong kunin bukas? Dama ko na ang ulap sa paligid ko. Makakaasa po kayo, sir. Sagot ni Rocco na ikinawala ng pagpapantasya ko. Habang kumakain kami ay may lumapit sa amin na teacher. Yung babae na kausap ng asawa ko kahapon. Sir Jay, ito ang ulam mo, niluto ko yan, kaya masarap yan. Malambing niyang abot sa asawa ko. Napasulyap naman si Jay sa akin bago inabot ang ulam na nasa Tupperware.
I rolled my eyes. Halata naman kasi na nagpapapansin siya kay Jay. Salamat, sabi ng asawa ko. Umalis yung teacher na malapad na nakangiti. Nawalan tuloy ako ng gana. Adobo lang palang niluto niya eh. Napakaisin, akala mo special. Tinikman ko yon. Mas masarap pa yung ulam ni Manang Lala, bulong ko. Nasiko naman ako ni Rocco. Uy, baka marinig ka. Napanguso naman ako. Nakakainis lang. Kinain ng dalawang mokong ang ulam. Siguro dahil nakikita ng bruhang yun at ayaw ma-offend ng asawa ko. Nang matapos ang lunchtime ay tumalilis na ako ng alis. Hindi na ako nagpaalam pa kay Jay. Bahala siya kung mahalata niyang nagagalit ako. Kasi galit naman talaga ako. Narinig kong nagpaalam si Rocco sa kanya saka hinabol ako. Uy, ba't naging bad mood ka? Siguro crush mo si Sir No. Pangangantsaw pa sa akin ni Rocco. Naiinis na nga ako tapos dinagdagan pa niya. Hindi ko nga siya crush, no? Hindi daw. Nakaukit nga sa buong mukha mo eh. Naiinis ka nung lumapit sa kanya si Ma'am Dina. Huminga ako ng malalim at hinarap ang ususera kong kaibigan. May sasabihin ako sa'yo ah, at sana wag mo itong ipagsasabi. Isa tong malaking sekreto. Talaga? O sige. Asawa ko si Professor Jay. Napatili ang bakla, kaya mabilis kong tinakpan ang bibig niya at itinulak siya sa kanyang bumbunan. Ano bang reaksyon yan? Huwag kang maingay. Naiinis kong saway. Totoo ba yan? Bakit siya malapit sa atin, Aber? Kaya pala ganun pala siya ka-attentive sa'yo eh. Kaya nga sinasabi ng iba na favorite ka ni Sir kasi ikaw lagi ang napapansin. Kasi you're the wife naman pala. May right ka naman para magselos kanina, girl. Anya na parang lumambot ang kanyang boses. Matalim akong humarap sa kanya. Baka ikaw may sasabihin rin. Napakagat labi siya. Since alam ko ng sikreto mo, siguro panahon na rin para sabihin kong secret ko. Nabakla ka. Napatutop siya sa kanyang bibig at hindi niya inaasahan ang sagot ko. Alam mo, girl, hindi ako insensitive na tao. Bilib na talaga ako sa'yo. Ay, sa wakas, may napagsabihan na rin ako ng secret ko. Sa family kasi namin, masama ang tingin nila sa gaya kong binabae. Ay nako, hayaan mo nga sila. Abutin mong pangarap mo, matatanggap ka rin nila. Thank you, sis. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib na parabang maiiyak sa tuwa. I have my crop tops and sexy shorts sa house. Mga brand new pa yun, ibibigay ko sa'yo yun. Ayaw kasing ipasuot sa akin ng asawa ko eh. Napatili na naman siya at kalaunan ay nagpigil. Baklang to talaga, masarap sa pakin. Pero sa totoo lang, ang saya ko dahil kahit papaano ay may kaibigan na ako. Bad image din ako sa family ko bilang isang bully sa England. Pero ito, nagpapakabuti na ako for the sake of Jay. Thanks, Rocco. Rika, pag tayo lang, no? Anya na, tinampal pa ang braso ko. Mabuti na lang at wala sa paligid sina Sunny at Mika. Kilala pa naman nila si Rocco. Hoy, Rocco, gawan mo nga kami ng assignment. Sabi ni Sunny na bigla na lang sumulpot sa kung saan. Inihampas pa nilang libro sa dibdib ng kaibigan ko. Hindi naman nakaimik si Rocco at halatang nabahag na naman ang buntot. Kaya ako nang humarap sa kanila. Kinuha kong libro at inihampas sa ulo ni Sanya. Nanlaki ang mata niya nang hindi niya maiwasan yon. Aray! How dare you! Hinarap ko na siya. Tutal, siya naman ang nanguna. Isa pa, galit ako ngayon. Hindi naman masama kung sa kanya ko ibubunto ng galit ko, diba? Hindi lang masama ang ugali mo, no? Humpak pang makeup mo. Bobo ka pa! Sabi ko na pinamulagatan siya ng mata upang maitatak sa kukote niya kung anong klase siyang babae. Hoy! Ako? Bobo? Hindi mo ba ako kilala? Isa sa mga din ang tita ko rito. Kahit sa inyo pang academy na to, wala akong pake. Tama na, Rhea. Awat sa akin ni Rocco. Ha? Talaga? Galit na sabi ni Sanya na inatake na ako. Pero bago pa niya ako mahablot sa buhok ay sinipa ko na siya sa kanyang mukha. Dahilan upang matumba siya. Anong ginawa mo sa kanya? Si Mika naman ang sumagot. Susugod na sana siya kaso, umupo ako at iniskira ng paa niya. Kaya natumba siya. Hindi ko na sila inupakan dahil alam kong may CCTV rito. At least, makikita na self-defense lang ako. Dumating ang guard at pinagalitan kami. Marami na rin nanonood sa amin. Hyok,
Mga freshman pa naman, kabago-bago nagrarambulan na. Bulungan ng mga nakakakita. Pati si Jay ay dumating din at napailing sa nagawa ko. Pero hindi ko pinansin yon. Naiinis na rin ako. Lalo na nang sumunod ang bruhang papansin sa asawa ko. Dinala kami sa guidance office. Since si Jay ang tumatay yung advisor namin sa major subject ay nando doon din siya. Nagpapatulong lang naman kami sa assignment kaso nagalit siya. Tinawag pa niya akong bobo. Pati si Mika, dinamay pa niya. Natawa ko sa sinabing palusot ni Sanya. Totoo ba yun, Miss Alvarez? Hindi nakatingin sa akin si Jay. Halatang dismayado. Sumugod siya sa amin at ibinato kay Rocco ang libro sa dibdib. Masakit yun, di ba? At correction, hindi nagpapatulong. Nag-uutos na ipagawa ang kanilang assignment na para bang may utusan. At hindi ako nangunang manakit. Nag-self-defense lang ako sa pananakit na gagawin niya. Sinungaling! Dahil sa nangyari sa kantin kaya ka nagalit sa amin. Kinampihan ka ni Sir Norman kaya akala mo kung sino kang umasta. Pagak akong napatawa. Tingnan nyo, pinagtatawanan pa niya kami. Sabi naman ni Mika na nagkukunwari ay umiiyak. May CCTV footage naman dun sa hallway. Yung maliit na parang balbang itsura na hindi napapansin. Nakita ko, pwede nyong i-review yon. Umiilaw kaya for sure. Makikita nyong katotohanan. Alam kong high-tech yon. Paliwanag ko. Kaya nga pinatawag ko kayo dahil gusto ko lang naman malaman kung sinong nagsasabi ng totoo. At academy to. Hindi ba sa college lang? We provide the best material and facilities to all deserving students. Ani pa ng guidance na ikinasinghap ng dalawa. Lalo na nang i-play sa computer ng guidance ang footage. Gladly, naririnig din ang usapan namin kaya rinig na rinig ang bawat lumalabas sa bibig namin. Miss Ricardo and Miss Soledad, pakitawag yung parents nyo. Suspended din kayo ng 1 week. Nagulat sila at halos magmakaawa na huwag daw ipatawag ang parents nila. Nakakatawa silang panoorin. Buti pa ako nung bully. Hindi napapatawag ang parents ko kasi nasa Pilipinas. Tumingin ako kay Jay. Akala ko matutuwa siya pero nagkamali ako. Dismayado pa rin siya. Nang matapos ang usapan ay lumabas na siya without even talking to me. Naging tampulan kami ng usapan pero hindi ko pinapansin yun. Sanay na kasi ako. At isa pa, at least nalaman din ng lahat na hindi kami ang may kasalanan. Nang papauwi na kami ay medyo naging tahimik sa kotse. Walang kumikibo. Pero ako, chill lang. Nang maibaba namin si Rocco ay doon palang nagsalita si Jay. Bakit basta-basta nalang nag-iibang mood mo? Basta-basta ka rin umaalis pagkatapos mong kumain. Ni hindi ka nagpasalamat sa ibinigay na ulam ni Miss Huang ko. Pagkatapos malalaman ko pa na nakipag-away ka. Wala ka sa England, Rhea. Nag-init ang tenga ko sa mga sinabi niya. E di yun palang kaninang pinagpuputok ng butchi niya. Saan ako magpapasalamat? Doon sa babaeng papansin sa'yo? Hindi naman malasang luto niya eh. Halatang papansin lang yun. Isa pa, hindi ako nakipag-away. Silang sumugod sa amin. Alangan naman hayaan ko silang apakapakan lang kami. Hindi ako umuwi rito para gawing kawawa lang. That's not what I meant, Rhea. Ang sa akin lang, keep your manners. Alam kong nagpapapansin siya pero panatilihin rin natin ang respeto. At ang tungkol naman sa away mo, pwede mo namang isumbong sa akin, di ba? Ano ko, pungkol? Palasumbong? Rinig mo naman siguro kanina na ginamit kang pang-alabay ng hinayupak na babaeng yun. Dahil kinakampihan mo raw kami. Malamang kakampihan kita kasi nasa tama ka. Pero hindi lahat ng bagay nadadaan sa init ng ulo. Ano bang alam mo, ha? Kaya kong sarili ko. Sagot ko. Hindi na siya nagsalita nang ma-realize niya na hindi ako magpapatalo. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ko siya maintindihan. Hindi niya makuha ang point ko. Alam naman niyang asawa ko siya. Nagbibigay siya ng hope sa babaeng papansin na yun by accepting a gift from her. Malamang maiinis ako. Ano ko inutil? Asawa niya ako. At kahit hindi niya ako mahal, dapat nire-respeto niyang status namin. Isa pa, hindi na ako bata. Iniiwasan kong mambuli pero akong nilalapitan ng bully. Not all the time. Tatakbo ko sa kanya at magsusumbong na parang bata. Okay na yung sa kantina na ipagtanggol niya na kami. Pero for the second time around, medyo tagilid na. Magkakaroon pa talaga kami ng issue if palagi siyang nasa side ko. Nakauwi kami na walang kibuan.
Babatiin sana kami ni Mana ngunit hindi rin niya naituloy nang mapansin na mabigat ang aura naming dalawa. Halata naman kasi masyado. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas na siya sa kwarto. Umidlip ako para naman medyo lumamig ang ulo ko. Nakakainis kasi. Sa tuwing naiisip ko kung paano niya sabihin i-keep ko ang manners ko dun sa huwangko na yon, bumabalik ang init ng ulo ko. Nagising na lang akong bandang alas 7, malapit ng hapunan. Lalabas sana ako nang makarinig ako ng mga nag-uusap sa labas. Mukhang may komosyon. Nilakwa ang pinto bago ko idinikit ang tenga ko sa pintuan. Naulinigan ko si Jay at sina mommy. Mukhang hindi lang parents ko ang nando doon nang banggitin ni Jay ang daddy at mommy niya. Mukhang bumisita sa amin ang mga parents namin kaso mukhang nagtatalo sila. Ano bang pinagtatalunan nila? You need to file an annulment. Bumalik ka na sa negosyo anak. Sabi ng barakong boses na sa tingin ko ay galing sa kanyang ama. Ano yun? Pinaghihiwalay kami? Mas lalo kung idinikit ang tenga ko sa pintuan. I'm sorry Jay sa ginawang kahihiyan ng anak namin. Pwede mo na siyang hiwalayan. Sabi ko na nga ba't wala naman siyang magagawang matinuri ito. Sabat naman ni mommy. Wow ha? Ako? Hindi gumawa ng matino? Napakuyam ako ng kamao sa galit. Sarili niyang anak sinisiraan. Pagkatapos niya akong ipakasal na parang baboy. Ngayon, paghihiwalay niya kami na parang wala lang. Anong klase silang magulang? Hindi ko na malaya na nagsisilaglagan na ang mga butil-butil kong luha. No, I will not file an annulment. Ito ang pangarap ko na maging professor. Isa pa, mabait ang asawa ko. Hindi ko inaasahan na hindi niyo kilala ang sarili niyong anak. Nang dumating ba siya, nakasama niya ba kayo? Nakatulog ba dun sa mansyon na dapat ay doon siya lumaki? Tama kayo. Nasangkot siya sa gulo kanina. Pero pinagtanggol niya ang sarili niya at ang bago niyang kaibigan. Naggagulo lang, siya na agad ang pinagbintangan yung may sala. Nakikinig siya sa akin. Hindi siya bulakbol. Nag-aaral siya ng mabuti. Mabait siya pero hindi niyo yun nakikita. Now I know kung bakit naging ganun siya sa England. Kasi mismong mga magulang niya, hindi siya kilala. And to you, mom and dad, may pangalawa kayong anak na gustong sumunod sa yapak niyo. Pero bakit sa akin niyo pinipilit ang kumpanya? Dahil ako ba ang panganay? Kinasal na kami ni Rhea. Bilang koneksyon sa kanila. Ngayon gusto niyo kaming maghiwalay. Pwede ba? Umalis na kayo. Kaya na namin ang sarili namin mag-asawa without your help. Halos bumuhos na parang lumaragas ang ulan ang mga luha ko sa mga naririnig. Yung mga gusto kong sabihin sa parents ko at isampal sa kanila ay siyang nakapagsabi. Yung mga hinanakit ko ay siyang naglabas nun bilang asawa ko. At higit sa lahat, pinanindigan niyang pagiging mag-asawa namin kahit may hindi kami pagkakaunawaan. Hindi ko alam na nakikita niya ang mga good side ko. Sa maiksi naming pagsasama ay mas nakilala pa niya ako kesa sa sarili kong magulang. Muli akong humiga sa kama habang humahagulgol. Sobrang sakit nang nadaram ako. Pati yung gutom na kanina'y nararamdaman ko'y nawala na rin. Hanggang sa kinatulugan ko na lang. Wala rin naman kasi akong balak na lumabas kung nandyan pang magagaling naming mga magulang. Rhea, Rhea, gising na anak. Tawag ni Manang. Napabangon ako nang wala sa oras. Pagtingin ko sa wall clock ay alas 10 na pala. Bakit namamaga ang mata mo? Umiyak ka ba? Napayakap ako kay Manang. Mabuti pa siya. Tinatanong kung anong lagay ko. Naramdaman kong hinihimas niya ang likod ko na parang bata. Ang sarap sa pakiramdam na may masasandalan ako. Katulad ng pag-aaruga sa akin ng lola ko noon. Anak, kung may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Malambing niyang sabi. Nang kumawala na ako sa pagkakayakap sa kanya, pinunasan pa niya ang luha ko. Ayos na po ako. Sagot ko saka ngumiti. Napanatag naman siya nang makitang okay na nga ako. Halika na't kumain ka na. Si Sergio ang nagluto dahil may mga bisita kanina, kaya walang nakapaghapunan. Napakagatlabi ako nang maalala kung paano niya ako ipinaglaban sa mga magulang namin. Nailang tuloy ako sa kanya dahil hindi pa kami nagiging okay. Sumunod ako kay Manang. Sa hallway pa lang ay amoy ko na ang mabangong luto ni Jay. Hindi ko alam na magaling din pala siyang magluto. Pagkarating namin sa hapag ay nakahanda ng mga pagkain. Nakakahiya kasi si Jay pang gumawa nun na dapat ay ako sana. Umupo ka na.
Sabi ni Jay na galing kusina at may dalang mangkok ng ulam. Kalmado lang ang pagkakasabi na para bang hindi kami nag-away kanina. Marunong ka pala magluto? Naitanong ko. Kasi sa totoo lang, wala kong alam. Pero willing naman akong matuto kung sakali. Yup, noon pa man. Gusto ko na maging independent. Kaya marami akong natutunan mag-isa. Mabuti pa siya. Strong at independent. Habang ako, busy sa paghahasik ng lagim para lang mapansin ng parents ko. Pero okay na rin yun dahil nakilala ko si Jay. Umupo ako at naglagay ng kanin sa plato ko. Nakaupo na rin si Manang at si Jay. Hindi ko alam kung anong niluto niya pero for sure, masarap yun dahil ang bango. Nakatakip kasi ang mangkok. Nang buksan ko ay nagsalubong ang kilay ko. Adobong manok? Naibulalas ko. Bahagi akong nainis kasi parang inspired siya sa binigay ng Miss Wang ko na yun. Oo, sabi mo kasi hindi masarap ang luto ng co-teacher ko, kaya pinagluto kita. Agad ring nawala ang inis ko at napalitan ng panlalambot ng tuhod. So, ibig sabihin, para sa akin pala yun. Kaya, senyorita, huwag ka nang malungkot. Sabat ni Manang. Hindi ko tuloy maiwasang umiti. Nagbablush ka ba? Tanong ni Jay habang nilalagyan ng ulam ang plato ko. Napasulyap ako sa kanya at bahagyang nataranta. Lalo na't kahit nakatuon siya sa paglalagay ng ulam sa akin. Pero halata naman sa ngiti nito ang pang-aasar. Hindi ah. Agad kong naisagot saka inirapan siya. Duh! Lalagnatin ako no, kaya mainit ang mukha ko. Kaya namumulang mukha ko. Depensa ko pa. May lalagnatin bang ganadong kumain? Sagot niya. Hindi ko namalayan na sa pagkataranta ko'y wala sa sariling ilang beses akong sumubo. Halos hindi ko na nga malasahan ang kinakain ko. Nagutom lang ako. Anong oras na ba? Okay, sabi mo eh. What the heck? Ba't lalo siyang pumupogi kapag umingiti siya? Parang ayaw ko matapos ang gabi na to. Natapos kaming kumain ng maayos. Tinulungan ko si Manang magligpit at maghugas ng plato. Asawa ko kasi ang nagluto. Baka sabihin mula naman akong silbi. Char! Nang nasa kwarto na kami, lumapit siya sa akin. Maybe we can share one bed this time? Mag-asawa naman rin tayo. Napaawang ang bibig ko. Are we gonna take it serious na? Our relationship? Teka Jay, you mean... Kasal na tayo. At sa maniwala ka't sa hindi, hindi ka negotiation sa akin. Paninindigan ko kung sinong mapapakasalan ko. And I think, unti-unti na rin kitang minamahal. Kaya sana, we can make this work out. Nangilid ang luha ko sa sinabi niya. Sa totoo lang, mahal ko na talaga siya. Sa kabila ng ipinagkait na pagmamahal sa akin ng aking mga magulang, natagpuan ko naman yun kay Jane na mas piniling kilalanin ako kaysa husgahan muna. Hindi ako perpekto. I have a lot of flaws. Mas maraming dark side sa pagkatao ko. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ko upang magtamang aming paningin. Saka pinahid ang kanyang daliri ang mga luhang nagsisilaglagan. Unti-unti ay inilapit niya ang mukha niya sa akin hanggang magtagpo ang aming mga labi. Buong pagmamahal niya akong hinalikan na akin namang tinugon. Maingat niyang inilapag ang katawan ko sa kanyang kama habang patuloy naming pinagsasaluhan ng mainit naming pagmamahalan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinanggal ang damit ko. Kinakabahan man dahil unang beses ko to ay hindi ko maiwasang matuwa dahil ang asawa ko mismo ang makakauna sa akin. Kahit doon man lang ay maipagmalaki ko na malinis ang pagkababae ko. I love you, Rhea. Bulong niya sa tenga ko na nooy hinahalikan niya. Mas lalong bumugso ang damdamin ko. I love you too, Jay. At ang gabing to ang simula ng buhay mag-asawa namin. Kinaumagahan, masaya kaming gumising. Sabay pa kaming naligo na para bang nasa honeymoon stage pa kami. Pwede na nga kaming langgamin kasi sobrang sweet pala niya. Napansin ni Manang kung paano kami maglampungan, pati na sa hapag. Napatikhim pa siya nang hindi namin siya napapansin. Bilisan nyo na riyan. Tsaka na kayo maglampungan kapag dumating na kayo galing school. Nakataas ang kilay nitong saway sa amin. Pero alam naman naming masaya siya para sa amin. Opo Manang. Sabay pa naming sagot. Nakaakbay siya sa akin habang papunta kami sa sasakyan. Magkahawak kamay habang nasa biyahe. Kung pwede lang sana na ganito na lang buong araw. Kahit sa klase kumikindat siya kapag walang nakakakita sa amin.
napapahagik-hik naman ako nang wala sa oras. Hoy bruha, tumatawa ka mag-isa. Saway ni Roko. Mister ko kasi, kanina pa nagpapapansin. Bulong ko. Usus, may nagpapainggit? Nasabi na lang niya sabay irap sa akin. Baklang to talaga. Naging masaya ang pagpasok ko araw-araw. Hindi na rin ako apektado sa pagpapapansin ni Miss Wangko sa asawa ko. Minsan iniirapan ako ng naturang teacher dahil mas attentive sa akin si Jay. Pakiba niya ay asawa ko siya. Gabi-gabi rin na pinagsasaluhan namin ang pagmamahala namin. Habang dumadaan ang araw ay nagkaka-issue na kami. Napapansin na ng iba kung gaano kami ka-close ni Jay. Okay lang naman, asawa ko naman siya eh. May narinig pa ako minsan sa ibang student na immoral daw na magkarelasyon ng teacher at student. May mga nagpaparinig pa na mawawala ang lisensya ng teacher kapag nalaman ang relasyon namin. Sus! Eng-eng nila. Hanggang isang araw bigla akong nahilo. Ewan ko pero parang bumaliktad ang sikmura ko. Lalo na nang may babaeng dumaan sa harap ko. Ang baho ng kanyang perfume. Kaya wala sa sariling naisuka ko sa malapit ang kinain ko nung lunchtime. Naku, baka buntis ka. Naibulalas ni Roko na nag-aalala. Tuloy, pinagbulungan na naman ako. Hindi ko siya sinagot at tumayo ako. Bago pa man ako makalakad ay nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa infirmary na pala ako. Gising ka na? Alalang tanong ng asawa ko na hinahagod pa ang ulo ko. Anong nangyari? Naitanong ko. According to the nurse, St. Thomas daw yan ang pagbubuntis mo. Nakangiti niyang balita sa akin. Hinalikan ng noo ko. Are we having a baby na? Tumango siya. Naiyak naman ako sa tuwa dahil nagbunga kaagad ang pagmamahala namin. Nagpatuloy ang pag-aaral ko kahit buntis ako. Hindi pa naman malaki ang tiyan ko. Despite of that, hindi pa rin alam ng lahat na asawa ko si Jay, kaya kami ang issue sa campus. Ayan yung babaeng nagpabuntis sa gwapong professor oh. Yuck! Agad bumuka ka dahil lang mabait sa kanya si Sir Norman. Inakit ata niya eh. Buti sana kung hindi mawala ng lisensya si Sir nang dahil lang sa kanya. Sinadya talaga nilang iparinig sa akin ang mga panghuhusga sa akin. Ngunit patay mali siya lang ako. Nasa canteen kami this time. Hindi kami nakasabay kumain kay Jay dahil may urgent meeting daw sila. Ang sarap isampal sa kanila na asawa mong nakabuntis sa'yo. Bulong ni Roko na naiinis na rin. Hayaan mo na. Sagot ko kasi ang tamlay ko talaga. Ganito pala pag nagbubuntis. Laging masamang pakiramdam kaso bawal ma-stress. Natapos ang meeting at may dumating na mahalagang tao dito sa kantin. Binati sila ng mga estudyante. Pati si Roko ay napatayo ng makilala kung sino yon. Lumapit sila kung nasaan kami nakaupo. Nang tingnan ko sila ay nagulat ako. Hala, mukhang isususpend siya dahil nabuntis siya ng teacher. Bulong-bulungan na naman ang mga chismosang students. Anak, mag-home study ka na lang kasi. Baka mapano pa kayo ng apo ko? Sabi ng mami ko. Okay lang ako, mami. Gusto kong nagpupunta sa school. No, you can't. Pumayag na rin ang husband mo. Kung mag-aaral ako sa bahay, maboboard lang ako. Naparoli yung mata ni mami. Halatang concern niya. Lalo na't nagsorry siya sa akin noong mga panahon na pinagtatanggol ako ni Jay sa kanila. Isama mo na itong kaibigan mo sa bahay niyo. Kayo ang mag-aral doon. Ako nang bahala sa gastos niya. Napatutop naman sa bibig ang bakla kong kaibigan. Kaya napangiti ako. Hindi na ako maboboard. Napapayag din niya ako kaya niyakap ko siya. Gulat na gulat ang lahat ng malaman na anak ako ng may-ari ng academy. At asawa ko, si Mr. J. Angelo Norman. Tila ba nahiya sila sa akin. Yung iba, naglakas loob na humingi ng pasensya sa akin. Wala naman ang issue sa akin yun dahil hindi na ako kagaya ng dati. Nakafocus lang ako sa pag-aaral at sa asawa ko. Isa pa, may tunay din naman akong kaibigan. Kaya wala akong masasabi. I get what I deserved. Paano ba yan? Hihimas-himas na lang ako sa alaga ko. Kasi hindi na to pwedeng ipasok eh. Baka masundot pa si baby. Sabi ng asawa ko isang gabi. 8 months na ang tiyan ko kaya masyado na itong malaki. Ikaw ha, Mr. Norman ha. Napaka-professional mo sa school pero ang pusok mo sa 4 na sulok na to. Sagot ko sa kanya. Hinampas ko pa siya dahil inaamoy-amoy pa niya ang leeg ko. Siyempre,
Saan ko pa ba ilalabas tong init ko kung hindi sa'yo? Ikaw lang naman ang makakita kung paano ako manabig sa pagmamahal at katawan mo. You're mine, Rhea. Masuyo niyang sabi na kung saan-saan niya pinalalandas ang kanyang palad. Wala na akong nagawa kung hindi gawa ng paraan to. Kaya naman pumwesto na ako sa paanan niya. Ang bibig ko ang gagamitin ko pagkalipas ng isa pang buwan ay nailabas ko ang anak namin. Tuluyan na rin bumuti ang relasyon ko sa mga magulang ko. Pagkatapos binyagan ni Baby Eros ay bumalik kami sa school ni Rocco. Naging part na rin siya ng family kasi ninang siya ng anak ko. Yung akala kong simpleng araw na lang sana ng school ay naging espesyal nang isa-isa akong nilapitan ng mga students at binigyan ng rose. Halos maiyak ako nang pinatugtog nila ang On This Day. Dahil siya rin namang sulpot ni Jay. Lumapit siya sa akin at naluha na rin. Halos napuno ng hiyawan sa auditorium dahil sa kilig. Kasal tayo, oo. Pero hindi pa kita naihaharap sa altar. Since lumabas na si Baby, gusto na kitang iharap sa altar bilang asawa ko sa una at huling pagkakataon. Kaya love, will you marry me? Tuluyan na akong napaiyak. At dahil doon, hindi ko na napigilang mapasigaw. Yes! Niyakap niya ako't binuhat. Sa kabila ng pinagdaanan ko, dumating ang lalaking hindi lang naging asawa, kung hindi naging professor ko pa na siyang gumabay sa akin. And this is the start of our happy endless after. Wakas!